welcome back to my YouTube channel. So, let's talk about accommodation when you go to Singapore. Palagi kong binubook, guys, is yung HDB accommodation. Kasi walang maraming hotels doon sa na malapit doon sa aming company. Kasi parang halos dulo na siya ng MRT station. So, only one hotel, yung Genting, but it's too expensive. And yung condos din, meron, pero it's quite expensive din. Parang hindi din ina-approve para sa akin ng company. So, I have to go to the cheapest one, which is yung HDB. So, yung HDB houses, guys, it's provided by Singapore government sa kanilang mga citizens. But, pero, para siyang yung pag-ibig fund dito sa atin, yung housing, binabayaran din nila yon sa government. Pero, hindi ganun kamahal, kagaya ng mga condo. Okay? So, yan lagi yung nabubuk kong accommodation every time around Jurong Point or around Chinese Garden and I forgot the other one, or Pioneer. Last year, November 28 to 30, we attended an exhibition in Istanbul, Turkey with my boss. So, when we went back to Singapore, we are in separate flight. So, nauna na sila nung asawa niya. So, ako, mag-isa akong babalik. So, ngayon, syempre, na-book ko na rin naman talaga yung accommodation ng HDB na yon. So, pagdating ko ng Singapore, guys, nahirapan talaga ako maghanap. And yung host, ang tagal-tagal niya mag-reply sa akin. Kaya hirap na hirap ako that time. And I'm super tired. Kasi, di ba, ang tagal ng biyahe ko. Halos 13 hours yung binyahe ko. So, ayun, nung nakita ko na, pagdating ko dun sa bahay, guys, parang nasa 13th floor yata yun. Pagdating ko dun, wala yung host. Ang tumanggap sa akin, lalaki. I'm not sure kung relative siya ng host, hindi na ako nagtanong. Pero doon din siya nag-stay. Doon lang siya sa may baba. Kasi meron pang second floor, doon ako sa taas. Pagbukas ko ng kwarto, hindi maganda yung amoy, guys. There's a smell that's lingering inside the room, and yung beddings, yung pillow, parang hindi malinis. Tiniis ko yon ng ilang araw, I think 3 days, and then sinabihan ako ng company namin na I have to extend for another week. So, ang ginawa ko, hindi ko na siya ulit binook. Naghanap na ako ng panibago. So, nung paalis na ako doon, pa-check out na ako, eto na, yung lalaki, dito ako talaga natakot, guys, eh. Okay, ang sabi niya sa akin, kasi hindi siya nag-i-English. He doesn't speak English, so Chinese lang. So, he used a translator from his phone and then he just show me his phone para maintindihan ko kung ano yung sinasabi niya. Di, tinulungan niya akong ibaba yung mga maleta ko. Dalawang maleta kasi yung dala-dala ko, guys, at sobrang bibigat talaga. So, binaba niya and then sabi niya sa akin, kung diretso na daw ba akong uuwi. Kung gusto ko daw, iahatid niya daw ako. Ay, kakain daw muna kami, tapos iahatid niya ako. So, sabi ko, no, no, I'm good, that's fine, thank you. Tapos, sabi niya, sige, iano na lang kita, hatid na lang kita dun sa... Kasi sabi ko, sinabi ko lang na pupunta pa ako sa friend ko. Sabi niya, sige, hatid na lang kita dun sa friend mo. Sabi ko, no, I'm good, thank you, no need. Sabi ko ganun. Tapos, guys, medyo nagpapanik na ako noon sa loob-loob ko kasi natatakot ako, baka si mamaya itrap niya ako doon, hindi na ako makalabas. Diba? Kasi kami lang yung nandun eh. At to think na nasa 13th floor pa kami. Tapos yung house nila, doon sa pinakadulo siya. So, wala siyang katabi sa dito lang sa side na to. So, isa pa yung kinakaano ko. Tapos, paglabas mo ng pintuan, meron pa silang parang rehas na kinakandaduhan pa para kailangan mo pang anisin yung kandado para lang makalabas ka. So, isa pa yun sa, yun yung mga bagay na kinakatakot ko kasi baka mamaya, di ba, hindi ako makalabas. So, sa sobrang panic ko, sabi ko, no, thank you. Dire-diretso na ako lumabas, hila-hila ko yung dalawang maleta ko. Tapos yung chinelas ko na pangloob, naiwan ko pa doon, hindi ko na nakuha sa sobrang nervous ko. Di, yun talaga yung parang sobrang scary na experience ko sa pagpunta ko ng Singapore at sa pagbubuk ko ng HDB accommodation. So, sobrang nervous ko nung araw na yun. And mabuti na lang yung pinili kong sumunod. Condo siya.
So, hindi ko sinabi dun sa company na condo. Ngayon, guys, ang tip ko lang sa inyo, kung magbubook kayo, just be very cautious na lang siguro. Pag HDB, huwag niyong kukunin yung sobrang mura. Actually, mura kasi talaga yun, yung rent nung accommodation na yun. Siguro, much better kung kaya nyo rin lang, mag-condo na lang kayo. Kasi pag condo, parang much, ano siya eh, parang I feel much safer kapag condo siya. And normally pag condo, mas maganda yung mga rooms. Okay? Kasi yung nilipatan ko, ang ganda ng room, ang ganda ng kama, kahit maliit lang yung kwarto. Kung HDB, pero kung meron kang kasama, okay lang. Pero kung mag-isa ka kagaya ko, I don't really recommend you to choose yung sobrang mura na HDB accommodation kasi baka may experience yun yung na-experience ko. Okay? So, yun lang naman guys yung gusto kong i-share sa inyo. Just be cautious kapag nagbubuo kayo ng accommodation sa Airbnb. Okay? So, I hope na nakatulong tong video na to. If yes, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. And until my next video, guys, thank you so much. Bye-bye! What a wonderful